Pasensya na ho kayo. Ang alam ko kasi nasa abroad kayo eh. At wala naman po akong pambahid sa inyo. Paps, kibigan mo ba yan? Pakilala mo naman ako. I'm attorney Roma Badayos and this is my associate, attorney San Pedro. What's up, hot attorney? Este, attorney. Ngayon magkakilala na tayo. Please, sit down. I just need to know one thing. Did you do it? So why in the world should I defend you in court? Class, why do lawyers need to defend even the worst criminals? Anyone? Is it because, baluktot ang moralidad ng mga lawyers? What do you think, Mr. Borja? Yoo-hoo! Mr. Borja! Mr. Borja! Mr. Borja! Good morning! Pero ma'am, pinapahinga ko lang po mata ko. Di ba nga, abogado, lumulusot na? Ma'am, nag-overtime po kasi ako kagabi. That's not my problem, Mr. Borja. Kung tutulugan mo lang ako, kindly step out of my class. So class, anyone? Can anyone answer my question? Criminal law to. Dapat alam nyo na to. Anyone? Mr. Borja, bago ka umalis, do you mind answering my question, please? Why do lawyers need to defend even the worst criminals? Because as officers of the court, it's not our place to judge kung guilty or not guilty ang isang tao. Korte lang ang pwedeng gumawa nun. Ang trabaho ng abogado ay bantayan at ipaglaban ang constitutional rights ng akusado. Dahil karapatan ng bawat akusado, inosente man o hindi, ay ipagtanggol ho ang sarili niya. Good. May naalala ka pa sa klase ko, kahit madalas kang tulog. But I'm not letting you off the hook just yet, Mr. Borja. Because you victimized an innocent woman. Attorney, hindi ko inosente si Tara. Pagkatapos ng disgrasya, ginulangan niya pa si Mang Ben. Kinausap ko sila ng maayos. Lahat ng paraan, legal ko ginawa. Pero pag pera na ang kalaban mo, ang hirap pong manalo. Kaya plinano ko lahat ng to. Para mabigyan si Mang Ben ng patas na laban. What do you mean, plinano? Attorney, hindi naman ako papasok dito nang walang exit strategy. I'm going to represent you, Mr. Borja. I need to know everything. Attorney, mula umpisa, plinano ko na lahat ng galaw ko. Pagpasok sa hotel, pagkuha ng tiwala ni Tara. At pag nagkahulihan, paano makakalusot? I'm afraid to ask kung saan mo natutunan ang lahat ng yan. Kanina pa ba? Hypothetically, kung naging kliyente mo si Mr. X, how are you going to defend him?
Una po, I will argue na dapat theft ang kaso, hindi robbery. Kailan naging theft ang robbery and what's the difference? Can you tell us? According to Articles 293 and 308 of the Revised Penal Code, attorney, halos pareho lang po yung dalawa. Both involve the taking of one's property with the intent to gain. Ang pinagkaiba lang, ang robbery ay pagnanakaw na ginagamitan ng puwersa, intimidation, or violence. E sa kaso ho ni Mr. X, walang puwersahang naganap, ni walang forced entry. Lodi ka talaga, Pops! Di ba yun yung sinabi mo sa amin? Eto na nga, sasakay na ng car. Puntahan na kita, okay? Wait ka lang dyan. See ya. Bye! CCTV location. Doon nga nakatira si Tara. Pero Pops, posible ba yun? Ako ba kaya kay Eloy? Sabi ko, pasukin na natin yung kondo. E di entertainment, sabi sa tayo. Gusto mong puwersahin, pasukin yung kondo ni Tara. Robbery yun, tol. Alam mo gaano katagal sentensya nun? Habang buhay. Gusto mong mauna? Patay tayo dun eh. Di ko na lang mauna. Hindi. Ganito ang gagawin natin. Kailangan natin makuha yung tiwala ng Tara. Sa punto na siya na mismo magbibigay ng susi doon sa kondo niya. Paano yun? Ako na bahala. Pops! Oh! Pops! Ito na yun. This is it. Kryptonite ni Tara. Mamahaling kotse at poging baby boys. Kaso ang problema, Loy, saan tayo kukuha ng luxury? Tama. Sagot ko na yung auto. Pero, what about the witnesses? Attorney, based on the case file, iilan lang positibong naka-identify sa suspect. And yes, nakita nila si Mr. X sa scene of the crime. Pero ni isa sa kanila, walang makapag-testify under oath na si Mr. X nga ang dumikot ng pera. Maliban sa biktima. So, what's your next move? My next move? Sirain ang credibility ng primary witness. Sigurado ba siya sa nakita niya? Or better yet, may nakawan nga bang nangyari? Pwede rin baka nalito siya kung magkano pera ang dala niya. Sino bang kawatan na magpapakahirap naman loob at mag-iiwan pa ng sukle? Boom! Panis! Assuming na tama ka, that only takes care of the charges. You're still looking at what? 6 years of jail time. Attorney, mahina ang kaso ng prosecution laban sa akin ng walang prior records. First-time offender. Kusa pa akong sumuko. Malaki posibilidad na probation lang ang bagsak nito. Pero, Pops, paano si Ali? Eh, di ba nakita kanya? Sino naman si Ali? Magiging problema ba yan? Niyo, attorney. Kaibigan ko po yun. Hi everyone! Subscribe now to get the latest updates and videos of Too Good to Be True on YouTube. Don't forget to like this video.